Nauuhaw ako. Ako si Rosan Ortega Mabini at ito ang aking kwento. I am married for 12 years and I have one daughter. I am diagnosed with general anxiety disorder. Last September 23, 2020, I'm suffering a mild stroke. Nautal at nawala ng pakiramdam ang kaliwang katawan ko. Pinainom lang nila ako ng pampababa ng dugo. Kaya bumalik sa ayos ang salita ko. Lumipas ang ilang araw at buwan. Napansin ko sa sarili ko, bakit konting bagay, natatakot na ako. Ninenerbiyos kapag naakita ko ng sikat ng araw. Kapag kumakain ako, ninenerbiyos ako. Hanggang sa napansin ko na nadadagdagan pa ang mga bagay na kinatatakutan ko. Pagpasok sa simbahan, pagsakay sa jeep, sa mga matataong lugar. At minsan, gusto ko lang umiyak mula umaga hanggang gabi. Overacting man sa tingin ng iba, pero iba talaga si anxiety. Kinausap ko si Lord, nagalit ako ng sobra sa Kanya. Bakit nangyayari sa akin to? Mabait naman akong anak, asawa at nanay. Sinubok din ng anxiety ang pagsasama namin mag-asawa. Araw-araw, ginagawa ng Diyos. Lasing siya pa ulit-ulit niya laging sinasabi sa akin na nag-iinarte lang ako at pinapatapon ang lahat ng gamot na iniinom ko. Wala akong magawa nun kundi umiyak lang sa sulok, sa bunutan, saktan, at suntukin ang sarili ko kasi walang pakialam ang asawa ko sa akin. Bakit naman yung ibang asawa na kakilala ko? Kapag may sakit yung asawa nila, inaalagaan nila. Bakit uhaw na uhaw ako noon sa pagmamahal at pag-aaruga ng asawa ko? Nauuhaw din ako noon sa kalinga ng isang ina. Minessage ko ang isang tao na akala ko tatay yung pangalawang nanay ko, pero nabigo ako. Siguro kung buhay yung nanay ko, may mag-aalaga sa akin. Wala na talaga akong maisip na magiging solusyon. Naisip ko lang, magbigti na lang, minsan ay magpasagasa na lang sa kalsada para matapos na yung pinagdadaanan ko. Kasi wala na akong makitang lunas. Nakikita ko sa sakit ko at walang nagmamahal sa akin. Pinausap ko na ang tatay ko noon. Nagbilin na ako sa kanya na alagaan niya yung pamilya ko at ang pamilya ng kapatid ko. Tinanong ko ulit si Lord noon, Lord, hindi mo ba ako mahal? Bakit uhaw na uhaw ako sa pagmamahal mo? Nauuhaw ako sa attention mo? Simple lang naman yung hiling ko eh, pagalingin mo ko. Bakit hindi mo mabigay sa akin? Bakit yung iba pag nagdarasal, binibigay mo kagad yung hiling nila? Isang araw, may friend akong nagsabi sa akin, na si San Roque Cathedral, may programa para sa mga kantulad ko na mga may anxiety at nawawala na yung faith kay God. Yun yung Doka Agapay. Doon ko nakausap si Father Leo. Dahil kailangan ko na ng spiritual advice. Dahil sa tingin ko, yung faith ko kay God ay nawawala na talaga. At doon ko rin nakausap si Dr. Batar. At doon ko nalaman na di lang pala anxiety ang sakit ko. Meron na din akong depression. Dahil sinasaktan ko na yung sarili ko. Sinasampal, sinusuntok, sinasabunutan ko na ang sarili ko kasi feeling ko wala na akong kwenta, wala na nagmamahal sa akin at uhaw na uhaw din ako sa mga pagmamahal ng mga kamag-anak, mga kaibigan dahil feeling ko nag-iisa na lang ako sa mundong to. Pero one day na-realize ko na di pwedeng ganito lang, madaming pangarap ako sa buhay, magpapagawa pa ako ng bahay namin na maraming surot at gagraduate pa ako at sa dami ng doktor na pinuntahan ko, marami rin akong ospital na pinuntahan, hanggang sa natagpuan ko si Dr. Gia Limpongko ng PGH. Siya talaga yung taong nakatulong sa akin doon. At doon ko nakita na may anak pala akong nagmamahal sa akin, na hindi ako hinusgahan at hanggang ngayon, hindi pa din ako sinusukuan. Pero alam nyo, pinagdadasal ko pa din yung asawa ko na sana balang araw matanggap din niya kung ano yung sakit ko at maintindihan din niya. At dahil alam ko, may sinumpaan kami sa harap ng Diyos na sa aming buhay at sa dulo ng aming buhay, kami at kami pa rin ang magmamahalan. Alam ko, hindi lang ako yung nakakaranas ngayon ng may anxiety disorder at alam ko kaya natin to, laban lang. At alam nating hindi lang may Diyos pa rin na aagapay at kakampi para sa atin at magpapadala ng tao ang Panginoon para tayo ay tulungan. Tanging si Diyos lang ang sakalam.